Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ng pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya ngayong 14th week sa karaniwang panahon. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mama.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay, mapagkumbaba siya, at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dapat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakilat, makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos
na siyang muling bumuhay kay Kristo. Ang Diyos ding yan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napabagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede niyo bang batiin ang katabi ninyo ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong 14th na linggo sa karaniwang panahon. Kung meron mang pagkaugnay-ugnay ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, ipinapaalala po sa atin mga kapatid na ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay laging sumasa atin sa ating buhay. Kung meron man ho akong gustong maalala ninyo
Pagkatapos ng pagdalo niyo ng misang ito, alalahanin po ninyo na ang presensya ng Diyos ay laging sumasa inyo. Mga kapatid, magandang simulan ng ating pagninilay sa umagang ito sa isang simpleng katanungan. Sino po ba sa inyo ang hindi napapagod? Meron po ba? Meron bang hindi napapagod sa atin? Ito ho yung pangalawang katanungan. Sino ho sa inyo ang napapagod? Ah, wala din ho. Ayaw nyo magtaas ng kamay ho eh, no? Sino ho kaya? Pakitaas nga ho ang kamay ng mga napapagod? Marami. Marahil lahat ho tayo ay nakakaranas ng kapaguran sa buhay na ito. Meron mga kapatid, anong klaseng kapaguran ba ang mga nararanasan natin sa ating buhay? Marahil ang ilan ho sa atin, sasabihin nila, Father, pagod na ho yung katawan ko. Ito ho yung tinatawag nating physical na kapaguran. Yung naghahanap buhay ka 8 oras o hanggang 12 oras sa isang araw. Di ba nakakapagod ho yun? Tapos pag uwi mo sa tahanan, may trabaho ka pa bilang isang nanay. May trabaho ka pa bilang isang magulang. Maglilinis ka ng bahay, maghuhugas ka ng pinggan, ano pa ba? Maglalaba ka ng damit, nakakapagod ho yan. Di ba po? Pero meron din ho tayong tinatawag na emosyonal na kapaguran. At ano po yun? Sasabihin natin, Father, nakakapagod hong magmahal. Nakakapagod hong mahalin yung taong mahirap mahalin. Tama ba? Nakakapagod ho yan, di ba? Minsan nga mas nakakapagod po yung emosyonal kesa yung physical na kapaguran. Pansinin ho ninyo nung pasimula ho yung pandemya, nasa loob lang tayo ng tahanan. Pero pakiramdam natin, pagod na pagod tayo. Pero mga kapatid, kung nakakaranas po tayo ng kapaguran sa buhay na ito, ano po ba yung mga bagay na ginagawa natin? Meron ho akong kilala, sabi niya sa akin, Father, kapag napapagod po ako, pumupunta po ako sa mall, nagsa-shopping ako. Yung isa ko naman kilala, sinasabi niya, Father, kapag napapagod po ako, pumupunta ho ako sa bar, umiinom po ako. Sa termino ng mga kabataan ngayon, sabi nila, Father, walwal ang tawag dyan. Tama ba? Naglalasing ka? Meron din naman akong kilala, sinasabi niya, Father, kapag napapagod ho ako, nagkakasino ako, nagsusugal ako. Pero mga kapatid, yan ho yung kapahingahan na ipinagkakaloob ng mundo. Marami kang pagod, marami kang hirap, gantimpalaan mo ang iyong sarili para makaranas ka ng kapahingahan. Pero mapapansin natin mga kapatid, kapag ginawa naman natin ang mga bagay na ito, nakapagpahinga nga ba talaga tayo? Minsan kasi kapag pupunta ka sa mall, pag uwi mo sa bahay, pagod ka pa din naman. Pag pumunta ka sa inuman sa isang bar, pag uwi mo sa bahay, pagod ka pa din. May hangover ka pa. Pagpunta mo sa sugalan, pag uwi mo sa bahay, pagod ka din. Bakit? Naubusan ka ng pera. Ang kapahingahan na ibinibigay ng mundo, tila kapahingahang panandalian lamang. Ngunit ano ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Sa madaling salita, lumapit kay Jesus
lumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno na magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Ngunit saan ba nagmumula ang kapahingahang ipinagkakaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno? Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang propesiya ni Propeta Zechariah. At ano po ang kanyang propesiya? Na darating ang manunubos, sakay ng isang asno, dahil ang kanyang puso ay pusong puno ng pagpapakumbaba. At ano po ang ipinapaalala sa atin ito, mga kapatid? Na ang bawat isa sa atin, likas ang mapagod. Dahil tayong lahat ay merong kahinaan, merong kakulangan, may limitasyon, hindi tayo perpekto. Ngunit, kung ang puso natin ay may pusong mapagpakumbaba, tinitingnan natin na ang lahat ng bagay ay hindi natin kakayaning mag-isa. Ngunit kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating buhay. Dahil ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na lakas. Pero para sa isang taong mayabang, ano ang sasabihin niya? Kaya ko ang lahat. Hindi ko kailangan ng tulong nino man. Kaya ang buhay niyang taong mayabang, laging pagod. Walang mahanap na kapahingahan. Pero kung ang puso natin ay puso ng pagpapakumbaba, inaalala natin na kailangan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ating buhay, na siyang magbibigay sa atin ng lakas. Pangalawa, ang kapahingahan na ipinagkakaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno ay kapahingahan na nagmumula sa kanyang pag-ibig. Sabi nila, kung gusto natin ang magkaroon ng kapahingahan, dapat merong kapayapaan. At ang kapayapaan dapat laging nakaugat sa pag-ibig at pagmamahal. Kapag tayo po ay napapagod, marahil ang iba sa atin gusto na lamang umuwi sa tahanan. Tama po ba? Pagod na ako eh. Uwi na ako sa aming bahay. Pero alam niyo, meron akong isang karanasan na meron pong isang estudyante lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, Father, ayoko pong umuwi sa bahay namin. Sabi ko, mahaba na ang araw. Buong araw ka nang nasa eskwelahan. Umuwi ka na sa inyo. At makapagpahinga ka. Alam niyo kung ano sabi sa akin? Father, hindi nga ako nakakapagpahinga pag nasa bahay ho ako eh. Sabi ko, bakit? E pag uwi ko pa lamang ho, ang dinadatnan ko, yung nanay at tatay ko nagbabatuhan ng pinggan. Yung mga kapatid ko po nag-aaway. E paano ho magkakaroon ng kapahingahan? E wala nga hong kapayapaan. Mga kapatid, ang kapahingahan na ipinagkakaloob ni Jesus ay kapahingahang may kapayapaan. At itong kapayapaan na ito ay makakamit natin kung merong pagmamahalan at pag-ibigan. Kaya ho, magandang tanongin eh. Sa tahanan po ba natin, tunay nga ba talaga tayo nakakapagpahinga? Bakit? Dahil ang bawat miyembro ng pamilya nagmamahalan. Ang bawat isa sa loob ng pamilya nag-iibigan. Meron ba? Sa komunidad ho kaya natin, minsan sa komunidad ho natin, hindi naman kapayapaan ang namumutawi. Minsan ang namumutawi, siraan.
minsan ang namumutawi, inggitan. Kaya nga ho, walang kapayapaan, walang kapahingahan. Kahit tuminsan sa loob ng simbahan na dapat nakakaranas tayo ng kapahingahan, pero hindi natin nararanasan. Bakit? Dahil minsan kung sino pa yung taong simbahan, sila pa mismo ang nagsisiraan. Sila pa ho mismo ang nagchichismisan. Kung ganun ang pag-iisip ho natin, walang kapayapaan at wala rin kapahingahan. Pero kung sa puso natin, buhay ang mahal na pong Jesus Nazareno, makakaranas tayo ng tunay na kapahingahan. Mga kapatid, ang kapahingahan na ibinibigay ng mundo, panandalian. Ngunit ang kapahingahan na ipinagkakaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno, pangwalang hanggan, panghabang buhay, at pangmagpakailanman. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kung pakiramdam mo, pagod na pagod ka na, kung pakiramdam mo, hirap na hirap ka na, magkaroon ng pusong mapagpakumbaba, lumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno at bibigyan kanya ng kapahingahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Dahil yung kanyang kapahingahang ipinagkakaloob sa atin, nagmumula sa kanyang pagmamahal sa iyo. Nagmumula sa kanyang pag-ibig sa iyo. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot lumapit sa Kanya. Huwag tayong matakot pumunta sa Kanya. Dahil kagaya ng Kanyang sinabi, lumapit tayo sa Kanya, tayong lahat na napapagal at nabibigatan sa ating mga pasanin at tayong lahat ay pagpapahingahin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nakatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahayag sa atin ng Panginoong Jesus na mahabagin at mawain ang Diyos Ama, lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng buong pagtitiwala. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunupil at hayagang pagtitil sa buhay ng tao at siyang nilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa
ng mga pinuno ng aming bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang sambayanang Kristiyano upang buong sigasig itong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, ang mga kapatid naming nakaranas ngayon ng paghihirap ay makatamasa ng kapanatagan sa ipinagdiriwang naming Eukaristya ngayon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingahan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigatan ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahahati dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang ibang pang pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Hanguin mo kami sa pagkaligalig at di pagkakaunawaan. At punayin mo nawa kami ng pananampalataya at katatagan ng loob sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayun din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon'y pinaglilingkuran
sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus ang magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay lubin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.